Sa sobrang sarap ng tulog niya, naiwang bukas ang kanyang bibig at tumutulo pa ang laway sa unan. Ilang minuto siyang pinagmasdan ng sisiw bago ito pumasok sa kanyang bibig. Kung kailan papalapit na ang Pasko, ay saka pa pinagbawalan lumabas si Edmond ng mga magulang niya. Sunod-sunod kasi ang pagkawala ng mga bata sa kanilang lugar, kaya ang lungkot tuloy ng pasok ng Pasko sa kanila. Bukod dito, bukang bibig din ang gumagalang aswang na di umano'y sala rin sa mga taong natatagpo ang wakwak ang tiyan sa daan. Hindi nila matukoy kung ano ang kinalaman ng mga batang nawawala sa isang aswang na pumapatay sa kanilang bayan. Lahat kasi ng mga natatagpo ang bangkay ay puro matatanda. Sa listahan ng mga batang nawawala ay wala pang bangkay na naitatala. Dahil doon, wala ng mga batang nangangaruling sa gabi at kaunti na lang din ang mga taong nagpapagabi sa labas. Hindi ito katulad noong nakaraang taon na pagpatak ng Disyembre ay masigla. Maingay at makulay na ang lugar nila. Tagtag nga ng pailaw at dekorasyon ng mga kabahayan sa labas, maging sa loob ng bahay nila. Hindi naman ito nakatulong para maiparamdam ang diwa ng paparating na Pasko. Hindi sanay si Edmond sa nakabibinging katahimikan, lalo na kapag sumasapit ang mahahalagang holiday gaya nito. Sumilip siya sa bintana. Daig pa ng sementeryo ang labis na katahimikan sa labas. Kahit yata makalabas pa siya, ay wala rin siyang makakalaro o makakasalamuhang tao roon. Lahat ay natatakot lumabas dahil sa di umano'y aswang na gumagala pati na sa mga batang nawawala. Pagsapit ng umaga, sinubukang magpaalam ni Edmond sa kanyang ina kung pwede na ba siyang makipaglaro sa labas, pero hindi pa rin siya pinayagan. Hanggang tanaw na lang tuloy siya sa mga kaibigang naglalaro sa labas. Todo senyas pa ang mga ito sa kanya, pero wala siyang magawa para makalabas. Doon na siya nagtanim ng galit sa mga magulang. Buti pa ang ibang mga bata ay nakakalabas sa umaga. Samantalang siya ay parang bihag na nakakulong doon at walang kalayaan. Hindi ba pwedeng mawala muna ang mga magulang sa mundo? Kahit isang araw lang, para naman makalabas din kami. Bulong niya sa sarili. Pabalik-balik na lang siya sa panunood ng telebisyon. Kahit sawang-sawa na siya sa mga programang ipinapalabas doon. Wala naman kasi siyang ibang magagawa kundi yun lang. Wala rin siyang mga laruan o gadgets na pwedeng paglibangan dahil ayaw siyang ibili ng mga ito. Ganoon ka-istrikto ang mga magulang niya. Pinagbabawalan siya makipaglaro sa labas dahil baka maimpluwensyahan siya ng mga ito ng hindi magandang ugali. Pinagbabawalan din siyang gumamit ng mga gadgets dahil baka makasira pa ito sa kanyang kalusugan at pag-aaral. Lalo pang humigpit ang pagbabawal sa kanya ngayon dahil sa mga nawawalang bata sa kanilang lugar. Dagdag pa ang patayang nagaganap. Isang hapon nga ay hindi na siya kumain ng hapunan kahit anong pilit sa kanya ng ina. Sa sobrang inis nito, hindi na siya pinakain sa buong maghapon. Nagtiis na lang siya sa tinapay at biskwit para makatawid sa gutom. Mataas din ang pride ni Edmond. Isang gabi naman, hindi siya makatulog dulot ng labis na pagkainip, kaya naisipan niyang buksan na lang ang telebisyon para makahanap ng mapaglilibangan. Ilang sandali lang, biglang pumasok sa kwarto ang kanyang ama at sinabing patayin na ang telebisyon dahil gabi na. Pero kakabukas ko lang po eh. Hindi kasi ako makatulog kaya manonood muna ako. Huwag matigas ang ulo, Edmond. Patayin mo na ang TV. Sa lakas ng boses ng ama niya,
napilitan na lang siyang sundin ang ipinag-uutos nito. Padabog siyang tumalikod ng paghiga at parang gustong umiyak. Bakit pa kasi kung kailan papalapit na ang Pasko, ay saka pa may nangyayaring patayan at kidnapan sa kanilang lugar. Hindi talaga siya makatulog, kaya naisipan niyang bumangon at dumungaw sa bintana. Laking gulat niya nang makakita ng mga itim na asong nagkukumpulan sa labas ng bahay. Ang mga aso ay mapupula ang mga mata. Nakalitaw ang mga ngipin at malalaki ang katawan. Iisa lang ang direksyon ng daan na pinupuntahan nila. Para silang mga sundalong nagmamartsa. Nagtaka si Edmond kung ano ang ibig sabihin ng mga yon. Bahagya siyang nakaramdam ng kilabot, kaya muli siyang bumalik sa kama at pinilit na lang na matulog. Kinabukasan, niyaya si Edmond ng ina niya na magpunta sa palengke upang tulungan ito sa pagbili ng mga pagkaing ihahanda sa Pasko. Mabilis na nagbihis at nag-ayos si Edmond sa kwarto. Yun pa lang ang unang pagkakataon niya para makalabas muli. Hindi na niya palalampasin ito. Habang naglalakad sila sa daan, bumungad sa kanila ang mga taong nagkukumpulan sa harap ng bahay ni Aling Lorna. Kilala ito ng lahat bilang isa sa mga tindera sa palengke na madalas ding pagbilhan ng ina ni Edmond. Pati ang kanyang ina ay nagtaka kung ano ang pinagkakaguluhan ng mga tao sa harap ng bahay ng Ali. Kaya nakiusyoso na rin ito sa mga yon. Si Edmond naman ay naiwan sa isang tabi habang naghihintay sa pagbabalik ng kanyang ina. Sa di kalayuan ay nakakita siya ng matandang lalaking nakatayo sa tabi ng isang puno habang nakatingin sa kanya. Kahit anong gawin niya ay hindi nagbibitiw ng tingin ng matanda sa kanya. Nakailang lipat na siya ng pwesto. Sinubukan pa niyang umalis sa kinatatayuan at pagbalik doon, nakatingin pa rin sa kanya ang matandang lalaki. Doon na siya kinabahan at napilitang sumiksik sa mga tao para hanapin ang kanyang ina. Maya-maya ay may humila sa kanya. Paglingon niya rito ay ang ina niya yon. Sabi ko hintayin mo ko. Bakit ka naman nakipagsiksikan dito? Paano kung may dumukot sa'yo? Halika na nga! Sermon sa kanya ng ina. Umuwi na sila agad. Pagkarating naman sa bahay, nadinig ni Edmond ang pinag-uusapan ng ama at ina niya habang nasa kusina ang mga ito. Pinag-uusapan nila si Aling Lorna na natagpo ang patay sa sarili nitong silid. Wakwak daw ang tiyan at butas din ang dibdib. May mga galos pa ito sa liig at malalaking kagat ng hindi matukoy na hayop. Yun ang pinagkakaguluhan ng mga tao kanina habang inilalabas ang bangkay nito sa bahay. Kaya yang si Edmond, sabihan mo na wag munang lumabas dahil delikado ang panahon ngayon. Sabi ng ama. Yun na nga ang ginagawa natin sa kanya. Talagang hindi ko hahayaang lumabas ang batang yan. Kahit matapos na ang patayan dito sa atin. Palalabasin ko lang yan next year pagbalik ng pasukan. Sabi naman ng ina. Dahil doon ay muling na bad trip si Edmond. Kaya pumasok na lang siya sa kwarto. Nadamay na naman kasi ang pangalan niya kahit ang layo ng pinag-uusapan ng mga ito. Ang mga magulang niya talaga, kahit gaano pa kalayo ang usapan, ay gagawa ng paraan para lang maisingit ang pangalan niya. Kahit bata pa siya, alam naman na niya kung paano mag-ingat. Hindi na siya kailangang tratuhin na parang bihag. Kailan ba kasi kayo mawawala? Bulong niya sa sarili, dulot ng sobrang pagkabadrip. Isang hapon yun nang maiwan siyang mag-isa sa bahay. Nagpunta kasi sa mall ang mga magulang niya
para bumili ng bago at malaking Christmas tree na ilalagay nila sa sala. Luma na kasi ang Christmas tree nila roon at kanina lang ay tuluyan na itong bumigay. Nakakandado ang lahat ng mga pinto, kaya wala rin siyang magawa para lumabas. Nasa sala lang siya habang nanonood ng telebisyon. Ilang sandali pa, bigla siyang nakarinig ng sunod-sunod na katok sa pinto. Nagtaka siya kung sino ang kumakatok. Imposibleng mga magulang niya ito dahil mayroon naman silang susi para mabuksan yon. Paano rin naman niya mabubuksan ang pinto kung kinandado ito ng mahihigpit niyang magulang? Sa bintana sumilip si Edmond para tignan kung sino ang kumakatok. Nagulat siya nang masilayan ang matandang lalaking nakita niya noong nakaraan. Ang matandang malalim ang titig sa kanya habang nakatayo sa tabi ng isang puno noon. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, ay ngumiti ito at bumati sa kanya. Doon nawala ang takot niya nang marinig ang malumanay nitong boses. "Magandang hapon, bata. Huwag kang matakot sa akin. Nandito ako para tulungan ka." Larawan ng pagtataka si Edmond sa mga sinabi ng matanda. Halos wala siyang maisagot dito. "Ano po ang kailangan niyo?" "Alam ko ang pinagdadaanan mo ngayon. Ayaw kang palabasin ng mga magulang mo, di ba? Hinihigpitan ka nila. Ramdam na ramdam ko ang galit at pagkainip sa pagkatao mo. Kaya nagpunta ako rito para dalhan ka ng pasalubong na magpapasaya sa'yo." "Ano naman po yun?" "Tanggapin mo ito, iho." Pag-angat ng matanda sa kaliwang palad nito ay may hawak na itong sisiw. Isang sisiw na pumukaw sa atensyon ni Edmond. "Wow! Ang cute naman po nito." "Alagaan mo lang ang sisiw na yan habang hindi ka pwedeng lumabas. Yan ang sagot sa problema mo." Hindi pa rin maintindihan ni Edmond ang sinasabi ng matanda. Pero kinuha naman niya ang sisiw rito at ibinaba muna sa lamesa nila. Pagbalik niya sa bintana ay wala na ang matanda. Hindi na niya alam kung saan ito nagpunta. Naghanap siya ng kahon sa kanilang kusina para maging bahay ng sisiw. Sa ilalim ng lababo ay nakahanap siya. Agad niya itong dinala sa kanyang silid at doon inilapag ang sisiw. Nilagyan pa niya ito ng kaunting bigas bilang pagkain nito. Sa ilalim ng kama niya ipinwesto ang kahon upang hindi ito makita ng mga magulang niya. Pagka-uwi naman ng mga ito ay inutosan siyang tumulong sa kanila para iayos at sabitan ng mga dekorasyon ang nabili nilang Christmas tree. Pagsapit ng gabi ay nagkulong na muli si Edmond sa kwarto. Inilabas niya sa ilalim ng kama ang kahon at muling nilaro ang sisiw. Ipinatong niya ito sa kanyang palad, saka hinaplos-haplos ang ulo gamit ang hintuturong daliri. Muli siyang kumuha ng bigas sa kusina at nilagyan ng kahon para may makain agad ito bukas ng umaga. Hindi kasi siya makakalapit sa kusina bukas dahil paniguradong maghapon doon ang kanyang ina sa dami ng mga lutuin. Bukas na kasi ang itinakdang araw ng Pasko. Paniguradong maaga ang gising ng mga magulang niya para maghanda. Nang makaramdam ng antok ay isinauli na ni Edmond ang sisiw sa kahon at muli itong itinago sa ilalim ng kama. Di nagtagal ay nakatulog na rin siya. Hindi na niya namalayan ang pagtalon ng sisiw sa kahon. Tila may sariling isip na umakyat ito sa kama at lumapit sa kanya. Sa sobrang sarap ng tulog niya, naiwang bukas ang kanyang bibig at tumutulo pa ang laway sa unan. Ilang minuto siyang pinagmasdan ng sisiw bago ito pumasok sa kanyang bibig. Nagising na lang bigla si Edmond na inuubo.
Pakiramdam niya'y may nalunok siya at ganun na lang kasama ang lasa. Para siyang masusuka. Hindi tumigil ang kanyang pag-ubo hanggang sa unti-unting sumikip ang kanyang bibig. Nagwala na siya sa kama at hindi na niya alam ang gagawin. Ang kanyang pagwawala ay lumikha ng ingay na narinig naman ng mga magulang niya sa kabilang kwarto. Ano kaya ang nangyayari kay Edmond? Tanong ng ama. Sabay na bumangon ang mga ito sa kama at nagtungo sa kwarto ni Edmond. Ganun na lamang ang pagkasindak nila nang makita ang isang mabangis na asong nagwawala sa kama ng anak nila. Wala na roon ang bata. Nasaan si Edmond? Gulat na tanong ng ina. Bago pa sila makagawa ng aksyon, nilundagan na sila ng aso at nilapa ang kanilang mga katawan. Sa sobrang lakas ng dambuhalang aso ay walang nagawa ang mag-asawa para makalaban. Tulad ng mga naitalang biktima ng di umano'y aswang sa kanilang lugar ay nabutas din ang kanilang dibdib at winakwak ang tiyan. Nang maubos ng aso ang dugo at lamang loob ng dalawa ay tumalon naman ito sa bintana at doon lumabas. Nabasag ang bintanang disalamin na lumikha ng ingay sa buong sulok ng kwarto. Hindi na kontrolado ni Edmond ang kanyang sarili. Ang nasa isip lang niya ngayon ay maghanap ng laman at dugo. Sa paglalakad niya sa daan gamit ang kaanyuan ng isang asong malaki ang katawan, pula ang mga mata at nakalabas ang pangil, ay sumalubong din sa kanya ang ilan pang mga aso na kamukha niya. Lahat sila ay nagpunta sa tabi ng isang puno kung saan nakatayo ang isang matandang lalaki. Nakakatuwang makita kung gaano nakarami ang aking mga alipin ngayon. Wika ng matanda. Bilang inyong pinuno, inuutusan ko kayong umakyat sa mga bahay-bahay at patayin ang lahat ng taong makikita nyo, kabilang na ang inyong mga magulang. Saka ito nagpakawala ng malutong na tawa. Tulad ni Edmond, ang ilang mga batang nawawala sa kanilang lugar ay naging aso rin matapos pumasok sa kanilang bibig ang sisiw na ibinigay ng matandang lalaki. Ang matanda ay gumagala sa iba't ibang lugar para magbigay ng sisiw sa mga batang makikita sa labas. Pagsapit ng gabi, ang sisiw ay papasok sa katawan ng biktima at ito ang magtutulak sa kanila para maging aswang. Sila ang pumapatay gabi-gabi sa lugar na yon. At ang sisiw naman na ibinibigay ng matandang lalaki ang dahilan ng pagkawala ng mga bata. Ginagawa niyang aswang ang mga ito para utusang pumatay ng inosente, pati na rin ng sarili nilang mga magulang. Muling nagkalat sa paligid ang mga batang naging aswang, habang ang matandang lalaki ay nakatanaw lamang sa di kalayuan. Pinapanood ang kanyang mga alipin kung paano lapain ng mga ito ang katawan ng kanilang biktima. Sige lang, maghasik lang kayo ng lagim. Gawin nating malagim ang Pasko sa lugar na ito. Ang lugar kung saan pinatay ang aking mga angkan. Pagkasabi nun ay umalingaw-ngaw sa paligid ang isang nakapangingilabot na halakhak